So what's up mga tol? Nandito na tayo ulit sa aking ginawang solar power dito sa Bicol. Ayan, operational na siya. Ngayon lang ulit ako nakabalik para i-video. At dinagdagan ko rin siya ng isang battery. Ayan. Ayan, dalawa na yung battery niya. Okay. Ang kanyang load, niya ay isang water pump, isang freezer, tsaka lahat ng mga ilaw dun sa kubo, at tsaka wifi, TV, at mga electric fan, at nilagyan din itong grotto na merong submersible water pump, pero tinanggal ko muna kasi walang switch. Ayan, ay dalawang ilaw na spotlight. Alright, nandito naman yung water pump. Yan. Lahat yan dun sa sa 3 kilowatt na na inverter na kakonek. Bali, 1/3 horsepower lang yan. Tsaka itong water pump dito, 1/3 horsepower din. Ito namang mga street light na to, yan. Mga solar street light. At yan ay nag-a-activate kapag ka may na-detect na motion. Yan. Yan. Yun naman, ganun din. Floodlight naman yun. Meron din dito isa na street light, solar street light. Yan. Liliwanag siya pag may na-detect siyang motion. Oh, ayan. Ayan, dito may kuryente rin dito sa CR. May outlet din. Ito may switch. Ayan. Sa likod meron din na parang isang maliit na CR, madilim na, oh. Parang makita. Ito. Ayan. Madilim. Blurred. Malabo. Okay. Matapos na rin natin itong installation ng mga ilaw. Pero may ginagawa pa dun sa likod na na tatlong pinto na parang kwarto ng mga bisita at saka ng tauhan dito sa farm. So yun ang ating latest update dito sa ating solar power na ginawa, ang 3 kilowatt na SNADI powered by dalawang blue carbon 200 AH, 24 volts, at nagcha-charge naman sa pamamagitan nitong tatlong 500 watts na Trina Solar, at kinokontrol naman ng 60 amps na SRNE solar controller. So ito, kompleto naman ang kanyang protection device. Ito yung circuit breaker ng panel, ito yung controller, SPD, DC SPD, ito naman yung sa battery. At dito naman, yung out nito, ito yung main. Ito naman yung breaker ng kubo, ito naman yung dito sa powerhouse, at saka sa grotto, yan. Nilagyan ko rin ng extra outlet. Yan. Hindi na siya nag-charge kasi madilim na. Wala na. 26.2 yung kanyang battery. Pero dito, hindi siya magkapareho. 26.7 at 26.2. Magkaiba lang yung sa kanyang voltmeter. Pero parehas lang sila pag sa multimeter. So ayan, madilim na. Talagang kitang-kita na yung liwanag ng ng mga ilaw. Okay. Ayan yung kubo. Ayan yung mga solar street light.
Okay. At hanggang dito na lang ang ating vlog. Sa susunod, pag meron ulit tayong upgrade o bagong idadagdag, isasama rin natin sa susunod na vlog. So kung hindi pa kayo naka-subscribe sa aking channel, please subscribe, like and share nyo na rin para magkaroon din ng idea yung ibang mga kasolar. Alright, maraming salamat sa inyong panonood.